Ginagawa ko. Ako si Maiko Melendez, laki sa mga tita-titahan. Alam ko may mama ako, pero iniwan niya ako para lang mga ibang bansa. Wala naman akong intensyong hanapin siya, pero biglang may nanghack sa cellphone ko at pinapahanap siya sa akin sa Tokyo. Nagpapalit-palit yung mga messages na yun sa cellphone ko. Ayaw mailis. Hindi ko rin madedetect ng... Feeling ko may GPS tracker to cellphone ko, kaya nalalaman niya kung nasa. Ayoko ma-input! Baka ma-hack din ako! Ang dami pa namang pictures dito sa cellphone ko na ano? Ayoko sabihin, hindi pa naman tayo close. Sige na nga. Bold. Dalo naman tayo, hindi pa ako nakakabiting. Kaya eto ako ngayon, habol lang habol sa mga taong di ko kilala at di ko maintindihan. Buti na lang Japan is a magical place. Sayo mga sen! Wala sa natin hangas na mga famous ka! Anong tanong ko to sila na inyo sa hangas di ko na fly? Teka, naiintindihan kita? Nakakaintindi na ako ng Nihongo o nagsis-Filipino ka? Ha? Hindi ako marunong mag-Filipino. At kung naiintindihan mo ako, bakit ayaw pa rin bitawan yung kamay ko? Teka, bakit naiintindihan kita? Paano ka bigla natutumag Nihongo? Iye, watashi wa Nihongo o hanasimasen. Anata go, Filipino go hanashite imasu ka? Sugoi! Tasukete! Yuka ni ochite shimaimashita. Anata wa makeup artist desu ka? I know. Huwag ko naman talaga siyang hanapin eh. Pero kung matatahimik to mga messages na to, might as well. Paano kung hanggang yung kumuha kay mama, tapos yung nag-hack nitong cellphone ko sa sindikato? Filipino ka eh! Niloloko mo lang ako eh! Mukha kang Filipino eh! Miyan eh, sumalisungamnida. Naga Pilipin saram-saram singgir taling girl Arby sa'yo. Pero, di ako lumaki sa Pilipinas. I was adopted by Korean parents, then doon ako lumaki. Sorry ah, di talaga kita naiintindihan. Okay lang, naiintindihan naman kita. Akala nila Pilipino ka, tapos malaki drama ang sagot mo parati. Sasabihan ka nilang mayabang at feeling Korean, Korean naman talaga ako. Siguro, Bisaya biological parents mo, no? Bakit mo nasabi? Wala. Punch ko lang, Brian. Ganito ako magsalita dahil iniwan ako nung 7 years old ako ng nanay tulong mo. Ako kasi nagsabi sa kanya na huwag ka munang kontakin sa Pinas dahil baka mabuli ka sa school kapag nalaman ng mga tao yung trabaho niya dito sa Japan. Wala akong pake kung naging mamasan mo siya. Dahil bakit ko ang mapin ang kaong hindi naman ako hinahanap? Kung sakaling magkita man kami ng nanay ko, tatawanan ko lang siya at tatawagin kong Haha.